guys, welcome back to my channel. And today, umpisa na ng pagpipintura ko sa sala. Ang una kong gagawin ay wawalisin ko muna at pupunasan ng basang-basahan ang pader at kisame para mawala ang alikabok. Ang sukat ng sala ay 4 meters by 3.3 meters. Ito ang gagamitin kong pintura sa primer. Boysen Permacoat B701 Flat Latex White. Iisasalin ko lang siya dito sa maliit na timba. Tapos lalagyan ko siya ng konting tubig para hindi magkabitak-bitak ang pintura kapag nagtagal or magkaroon ng lobo, nagkakalobo, ganon. Kaya dapat hinaluan na ng tubig. Ito na ang pintura na primer, nilagay ko na dito sa maliit na balde. Tapos hahaluan ko yan ng tubig. Isang baso ng tubig, ilalagay ko dito sa isang balde. Ayan, pwede na yan. Kahit isang baso lang, pwede na. Tsaka ko lang hahaluin. Pagkatapos kong pinturahan ang kisame, isusunod ko na ang mga wall. Lunch break na, ihahanda ko na ang aking lunch. Ito ang aking lunch for today. Isang tilapia na may palamang sibuyas at kamatis. Ayun. Pritong balasenas. Balasenas sa Kapampangan. At sa Tagalog ay talong. Arumi, dulok la. Ito ang aking lunch for today. Tignan nyo, may lettuce pa ako at saka pipino na may kasamang mayonnaise at ketchup. Pinaghalo ko yan. At ito ang ulam ko, tilapia na may kasamang balasenas. Yan oh, ang sarap po. Tapos ang sawsawan ko, toyo na may sili at suka. Wala akong nabiling kalamansi. Natapos ko ng pinturahan ng primer. Ayan na ang itsura niya ngayon. Buksan ko muna ang ilaw para mas kitang-kita. Tapos yung mga pin light, tinanggal ko muna. Ayan, nakabitin na sila para hindi mapinturahan. At itong center light din. Ayan ang aking sala. Ang susunod ko ng gagawin ngayon ay pipinturahan ko na siya ng semi-gloss na color white. Ayan.
Ito ang gagamitin ko sa final color ng aking sala. Semi-gloss na Boysen Permacoat B715. Color white din. Mas maganda kasi ang white. Maliwalas tingnan. Ito yung sobra ko sa pagpipintura ko sa master's bedroom. Dami pa pala, oh. Ilalagay ko lahat to sa sala. Hahaluan ko ng isang basong tubig para dito sa isang galon na pintura na semi-gloss. Itong. Tatlong koting ang gagawin kong pagpintura ng semi-gloss para mas makapal ang pintura. Sa pangatlong koting, hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Kapag ganito na ang itsura ng pintura, pwede na yan. Ayan o, wala na siyang buo-buo. Ibig sabihin, nahalo na siya ng todo. Ayan, pahid na natin. Pwede na to. Unahin pinturahin ang bawat sulok gamit ang paintbrush na di kayang abutin ng paint roller. Update muna tayo dito sa pinipinturahan ko. Ito na ang itsura ng sala ko ngayon. Naglagay na rin ako ng sala set. Ayan ang itsura ng kisame. Binuksan ko na yung mga ilaw para kitang-kita nyo na kasi ang dilim dito. Wala pa siyang cob light. Hindi pa ako nakakabili. At para dito sa center light, hindi pa rin ako nakakabili sa susunod na yan. Pero yung mga pin light, nabili ko na. Ang presyo ng bawat isang pin light ay 93 pesos. Ayan o. Nabili ko yan sa Robinson's Handyman. Color white na 93 pesos. Hala, buksan natin ang ilaw. Boom. At ang buong bilya niya ay 3 watts lang. Maliit lang. Ayan ang pinagagawa ko sa loob ng 6 na araw. Ito na ang susunod kong gagawin sa dining area at sa kitchen area. Ang uunahin kong mamasilyahin dito ay ang kisame para isang araw na lang ang pagkaka-stiff neck ko. Ayan, no? Dahil ang pagmamasilya sa kisame ay mahirap at saka matagal at saka masakit sa leeg.